Kayo po ba isa sa mga mananaya? Kasi ako may irerekomenda sa inyo. Subukan niyo po ito, lalo-lalo na kung ikinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Pero kung hindi ka naniniwala, ay naku, huwag niyong pipilitan ang inyo pong sarili. Ngayon pa mga bossing, kailangan po kayo po may lubos na paniniwala. Kapag pinanood niyo ito na parang gusto niyong gawin, dahil simple lang naman mga bossing ko ang ating gagawin, ay gawin niyo po. Pero kung walang dating, asya ay huwag niyo nalang papansinin. Ngayon pa mga bossing, kasi ang importante sa mga gumagawa ng mga pampaswerte ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Ngayon pa mga bossing, may mga tao na tinitesting-testing na gawin pero hindi naman sila naniniwala. Yung bagay, sambagay habang siya ay nagwe-wish, baka sabihin sasabihin niya sa kanyang isipan, baka ako hindi manalo. Eh di, parang ikaw mismo kumukontra sa inyong swerte. Kaya mas mainam, yung talagang gustong-gusto niyo po, nasa isipan ay mananalo na ako, ganun po mga bossing. Kasi once ikinaging positibo sa buhay, yan pa mga bossing ko ay positive din ang magiging dulot nito. Ngayon pa mga bossing, ganito lang inyo pong gagawin. Ito yung ating itlog. Isulat niyo po inyong pong tunay na pangalat ipilido. Pagkatapos, isulat niyo po dito, mananalo na ako ng jackpot. Sabihin niyo ang numero na aalagaan ninyo ha mga bossing. Kagaya ng G's, 18, 6, 42, 19 at saka 4. Ngayon pa mga bossing, habihin niyo po, pero sample lang po yan. Pero kung gusto niyo tayaan, bakit hindi niyo tatayaan kung gusto niyo? Basta kung anong gusto niyo, sundin ang sinasabi ng inyong kalooban. Pagtapos na po kayo na sabihin po dito ng paulit-ulit, painitan nyo po ito ng bahagya lamang dito ang mga bossing ko sa ati pong kandila. Bahagya lamang mga bossing, kahit hindi na uminot ng itlog, basta't ito ay napaanuhan nyo sa apoy mga bossing. At pagkatapos po niyan mga bossing ko, ibilad nyo ito na may kasamang nagsisinding kandila mga bossing ko sa liwanag ng sinag ng araw. Ibilad nyo lang siyang ganyan sa liwanag ng sinag ng araw. Hayaan nyo lang sila dyan mga bossing. Yan pa mga bossing ko, paulit-ulit kang mag-wish habang nagsisindi yung kandila na mananalo na ako ng jackpot. Ganoon po mga bossing, mananalo na ako ng jackpot. Pero kung hindi ka mananaya at ikaw yung negosyante, ay di ang isulat nyo po, yung bispo na numero, ang isulat nyo po dyan yung pangalan ng inyong negosyo. At i-wish nyo po na kayo po ay magkaroon araw-araw ng malaking benta. Pagtapos ng alas 8 na umaga ng pagkakabilad sa sinag po ng araw, itong kandila kapag may natira, i-off nyo na po yan. Pagkatapos itabi po muli. At pagkatapos ito pong ating pong itlog, ay ilalagay nyo po ito mga bossing ko sa may altar po ninyo. Hayaan nyo lang po siya doon mga bossing ko makalipas ng alas 8 ng umaga. Pagkatapos po nito mga bossing ko, makalipas ng isang linggo, ito po ay itapon nyo na. Yan po mga bossing ko ay panawagan para manalo po kayo. Yung kandila hanggat di nauubos, sindihan nyo po muli sa umaga at mag-wish ka muli ng numero kung kayo ay mananaya or kung kayo ay negosyante, yung pangalan ng inyong negosyo. Tapos po ulit-ulitin na magkaroon ka ng malaking benta. Ugaliin niyo po ang ganito mga bossing ko dahil ang pagsasabi ng mga magaganda, yan po mga bossing ko yung nagtatawag ka ng swerte. Pero ang pagsasabi ng mga pangit na salitain, nagtatawag ka ng malas. Walang nagnanais na malasin. Kaya yung mga magaganda lang ating lagi sasabihin, ang ating ibubukal lagi sa ating pong bibig, yung mga pangarap po natin. Pero huwag niyo na itong i-chismis sa iba kasi once may nakaalam, hindi natutupad. Kumbaga'y nababaliwala, lalo-lalo na may kukontra. Hindi pa nangyayari, nakainggitan ka na. Kaya mas mainam, isikreto nyo na lang ang paggawa ng ganito at hayaan nyo sila maami sa mga blessing na darating sa inyo. Kaya kung mapinaniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.